sabay-sabay silang madidiligan. Ayan, tingnan natin dito. Ayun. Dito naman, kung papansinin natin, yan, tingnan naman natin dito. Yan, may maliliit na butas. Pansin yung butas na yan. Yan, dadaan yung tubig. Silipin nga natin sa ilalim. So, yun. Yun ang tubig. So, ganyan lang ka simple ang pagdidilig ng talong. Oh. Agos na yan, yung tubig doon, pababa. Yan, tingnan nyo. Diba? Yun. So, sabay-sabay sila. Hello, ka farmer. Once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. At ngayon ay alauna na ng hapon. Kanina, umulan ng umaga. O gusto mo ba ng pagtatanim ng gulay na hindi mapagod, hindi mahirap pagdating sa pagdidilig? Halika, tuturuan kita. Ito yung ilog namin. Yan. Dahil umulan ngayon, mayroon ng umagos na tubig. At ngayon, papakita ko sa inyo yung solar pump namin. Yun ang panel. At ito yung aming solar pump. Yan, natabunan na namin kasi kapag umulan, para mas ligtas. Ito ay solar pump. Okay. Ito naman yung kanyang controller. Ngayon, ito turn on na natin itong controller. Taas lang natin ito. Yan. And, tutunog na yung ating solar pump. Siyempre, tutunog yan kapag malakas yung init. Katulad nito. Then mula dyan, south na yan. Agos na dito yung mga tubig. Wow, lakas. Ganito kalakas yung solar pump sa ganitong oras. Ito yung ating unang plot. Mayroong tanim na ampalaya. Ito ay mayroong tanim na sili at ampalaya. Sili sa ilalim. Ampalaya naman sa itaas. Ganon siya kalakas, oh. Yan. Then, ito rin. Napapansin nyo ba kung paano yung pagdidilig natin? Pag-on natin doon, in-on lang natin yung solar pump, then tatakbo na yung tubig dito sa hose, sa main pipe. Then, mayroong butas dito. At, gamit yung mga plastic mats natin na na-cover natin sa garden, diyan naagos sa bandang ibabaw yung tubig. No? Ayan. So sabay-sabay silang madi-distribute. Ang lakas ng tubig. So, sumusobra na. At syempre, dito sa bandang dulo, kailangan ito ay nakatiko. Kasi pag gigagano natin, oh, mabubuos yung tubig yan, diba? At hihina yung mga tubig natin doon. So ang gagawin natin, kailangan ito itikop natin para lumakas doon. Yan. Okay, punta naman tayo dito sa garden. Pasyal ko muna kayo dito sa garden namin. Ito, mula dito sa area na to, dahan-dahang aagos yung tubig pababa dito. Yan. Papunta dun sa pinaka dulo. Maraming mga dahon ngayon kasi may puno ng ipil sa taas. Nahulog yung mga dahon. Kaya minsan buwabara dito. Ngayon, sa bawat area na to, sa bawat puno ng mga gulay na to, mayroong mga butas. Yan. Katulad nito, may butas. So, dito, binabasa ng tubig yung ilalim ng plastic mulch. At yung tubig naman na hindi makakaagos doon, sa butas na yon, ay diri-diritsong pupunta dito hanggang makarating siya dito sa ibaba. So, pagdating niya dito sa ibaba, syempre yung iba na hindi makakalusot, magiging excess na ng mga tubig. Ayan. So, aagos na rin siya. Babalik na rin siya dito sa lupa. Yan. Katulad nito, halimbawa ito yung sili. Nandito yung butas. Yan.
Okay? So, yun. Yan naman yung babasa ng lupa. Check natin dito sa ilalim. Yun. So, ganyan lang kasimple yung ating pagpapatubig ng gulay. Kaya katulad nito, kapag naging makulimlim, yung solar pump natin ay hihina lang yung pagandar. Ibig sabihin, hihina din yung pagbuga nito ng tubig. Pero once na bumalik ulit yung liwanag, babalik ulit yung lakas ng tubig. The more na mas malakas yung init ng araw, the more na mas malayo yung naabot ng tubig. At siyempre, kapag umulan, hindi na rin tayo nagpapump. Kapag mainit, kailangan ng halaman natin yung tubig. Doon naman malakas yung solar pump. Siya pala ka farmer, itong solar pump na to ay nabili lang namin ng 57,000. Sa 57,000 na yan, kasama na yung dalawang panel. To, tara, puntahan natin yung panel. So ito, dalawang malalapad na panel. Siguro sukat nito nasa 2 meters, tig isang metro. Then yung haba nito is 2 meters. Ibig sabihin yung isang panel, yung sukat niya parang 1 by 2 meters. Ibig sabihin kabuuan nito ng dalawang panel ay 2 by 2. Okay? 2 by 2. So ito ka-farmer, yung controller niya, nilagay na natin dito. Kasi iniwasan natin na mabasa, no? Yan, kasama ito. Doon. Yan. Tapos nilagyan lang natin ng plastic para kapag umulan. Yan. Tapos ito naman yung solar pump. Yan. So ito yung kanyang description ng solar pump. Yan. So, alright, ka-farmer. Ayan. Napakita ko na sa inyo na mayroon palang isang pamamaraan na simpleng pamamaraan ng pagdidilig na kung saan ay hindi mo na kailangan manumanuhin bawat puno na diligan. Bagkos sa ganitong klase ng strategy ay makakapagdilig ka ng iyong mga gulay at makaka-receive yung gulay mo ng sapat na dami ng tubig na kinakailangan nito, no? Na hindi ka nahihirapan na magdilig. Pero ang kailangan mo lang dito, una, mamuhunan ka sa mga materialis. Ang una, siyempre, yung solar pump. Kailangan mo yan. Kailangan mo na rin ng mga hose. At siyempre, kailangan mo na rin ito, yung mga plastic mulch. Yan. So, kapag gusto mo ng ganitong klase ng style, yan. So, mayroon ka ng harvesting na ampalaya sa taas. At mayroon ka rin mga sili sa baba na pwede mong i-harvest. So pagkatapos ko nito magdilig dito, kung halimbawa tapos ko na magdilig dito, ang susunod naman ay tatanggalin ko lang itong hose. Yan, itong hose na to na pinagdugtungan. Papatayin ko lang yung pump, tatanggalin ko yung hose, idudugtong ko naman dito, at yung hose na to ay pupunta naman doon sa talong. Subukan natin. So na, patayin muna natin. Off natin. Right. Then, baklasin natin itong tali. At yan ka-farmer, nadugtong na natin. Siyempre, kailangan natin ulit i-on itong controller. Then, taas lang natin ito. Tapos, tutunog na yung pump, yung kanyang fan. Yun na. Bumibigat na. Okay. Puntahan natin yung garden. Okay. So ito yung garden natin. Ito yung talong.
Aksyon. Maagos na pababa yung tubig. Diba? You know? So, ito ay yung hose na to ay 3 inches. Sabay-sabay din silang madidiligan. Yan. Kung papansinin ninyo, mas malakas yung doon, yung malapit doon. Kumpara dito kasi mayroon pang pressure. Paakyat pa dito kasi yung tubig. Oh. Yan. Yun pala, nakaano yung dulo niya kaya mahina. Iyan muna natin. Taas natin yung dulo niya. Para yung pressure lahat. Doon. Okay. So, ganyan lang. Ganyan lang kasimple pala magdilig, no? Di naman pala mahirap. Alright. Yan. Oh, kamatis natin na tumba na. So, ganun lang siya kasimple kaparper, no? Agos na sila doon. Baba. Tara, tingnan natin. At dito tayo sa dulong bahagi ng ating garden. Yan, ito yung ending ng garden natin. So, kukunting tubig na lang nakakabot dito, no? Kasi nga bawat butas niyan nag-absorb ng tubig doon sa ilalim. Yan. So, yung pagdidilig tuloy-tuloy lang hangga't mainit. Tuloy-tuloy lang hangga't may tubig. So, ito naman yung imbaka namin ng tubig. Ang ganyang karami. Yun. Yun yung humihigop. Yan. Tapos, ganito naman pala kalakas yung umagos na tubig. Yan, di ba? Ganyang kalakas. Taas. Na-imagine nyo ba na kahit isang piraso ka lang dito sa garden, kapag ganito na nakasit up na ang inyong pagdidilig, di ba? Pa-relax-relax ka lang katulad ng ginagawa ko nito. Pa-video-video lang ako pero ang ginagawa ko ay napaka-importante dahil nagdidilig ako ng gulay. You know? So, lahat ng mabutas na yan, sabay-sabay na kumukuha ng tubig. So, yun. So, I hope ka farmers sana ay na-inspired ko kayo na ang pagtatanim ng gulay ay hindi laging sinasabi na mahirap. So pinadali natin, ano? Sa ganitong pamamaraan, pinadali natin dahil gusto natin na magkaroon ng impact sa agriculture. Gusto natin na i-try yung iba yung pamamaraan na kung saan yung mga farmer natin ay magbe-benepisyo pagdating dito. Siyempre, kapag nagawa natin ito, relax na ang buhay natin at papitas-pitas na lang tayo ng mga bunga ng talong. Yeah. Yeah. So yung pitasan natin ng gulay dito na sa isang linggo, dalawang bisis. So dito nga sa sinubukan namin dito sa 500 na puno lang namin, nakakapag-harvest din kami ng more than 50 kilos. Yan. At ang bili sa amin ngayon dito ay mula 70 to 80 pesos per kilo. Ang mahal, di ba? Hanggang dyan lang, kaparmer, ang video natin. Pinakita ko lang sa inyo yung paano magdilig ng gulay nang walang kahirap-hirap. Maraming salamat!